kasabihan nga ay mas masakit daw para sa isang ina na mawala ng anak kaysa sa asawa. Iba kasi talaga kung magmahal ang isang nanay na gagawin ang lahat para sa kanyang mga supling. Ikaw, anong pagsasakripisyo ang ginawa mo mapalaki lamang ng maayos ang iyong anak? Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ipinagbubuntis ng dalagang si Rosaline ang kanyang unang anak, ngunit hindi na siya binalikan pa ng kanyang nobyo. Kaya sa mga oras na naipanganak niya ang bata ay kung ano-anong pagsasakripisyo ang kanyang ginawa. Hindi kasi sila mayaman at sa totoo lang ay hindi nga siya nakapag-aral. Hindi siya marunong magbasa at magsulat, kaya tanging pangangalakal lamang ang kanyang hanap buhay. Anak, pangakong aalagaan ka ni nanay at hindi kita iiwan. Ikaw na lang ang aking tanging yaman, kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Malungkot na sabi ni Rosaline sa kanyang sarili. Sila lamang dalawa ang magkasama. Nakatira kasi ang mga magulang ng dalaga sa malayong probinsya at hindi na niya alam kung paano pa makabalik doon. Yan kasi, hindi kasi nag-aral kaya naanak ka ng isang lalaki. Hirap na nga sa buhay, nagawa pang magpauto, sabi ni Aling Gracia. Ganyan talaga ang buhay. Sino ba naman ang hindi pag-iinteresan ng isang lalaki kung madali niya lang itong makukuha dahil wala namang pinag-aralan? Sagot ni Aling Sonia. Palagi na lamang laman ng chismisan si Rosaline nang dahil sa mga masakit na nangyari sa buhay nito. Ngunit para sa dalaga ay handa niyang gawin ang lahat mapalaki lamang niya nang maayos ang kanyang anak. Lumipas pa ang mga taon ay unti-unti nang nagkakaisip ang bata. Hindi na rin niya ito nagawang mapag-aral dahil wala namang sapat na pera ang babae. Kahit saan siya magpunta ay palagi niyang kasama ang batang si Renzo na alam na rin kung paano ang ginagawa niyang trabaho. Katulong niya ito sa pamumulot ng mga bagay na pwede pang ipagbenta dahil ito ang paraan nila para makakain sa pangaraw-araw. Nay, ano po ang nakasulat doon sa karatula? Gusto ko po kasi na matutong magsulat at magbasa, sabi ng batang si Renzo. Napayuko na lamang si Rosaline dahil hindi niya masabi sa kanyang anak na hindi rin naman siya marunong magsulat at magbasa. Naku anak, huwag mo nang intindihin ng bagay na yan. Mangalakal na lang tayo para marami tayong mapagbentahan, sagot ni Rosaline. Kahit na isang beses ay hindi pa naipapasyal ng babae ang kanyang anak, kaya nang makaipon ito ng kaunting pera ay isinama niya ito sa katabing bayan. Balak ni Rosaline na ibili ng bagong damit si Renzo dahil kinabukasan ay kaarawan ng bata. Tara anak at sumakay tayo ng jeep. Ibibili kita ng bagong damit, nakangiting sabi ni Rosaline. Talaga po nay? Wow, maraming salamat po, masayang sagot ni Renzo. Nang makababa sila ng jeep ay sobrang daming tao at siksikan sila doon. Itinuro ng bata ang kanyang gustong damit ngunit hindi makasingit ang dalawa. Anak, dito ka lang ha at huwag kang aalis. Babalik ako kaagad at bibilhin ko lang yung itinuturo mong damit, paalala ni Rosaline. Sige po nay, hindi po ako aalis dito sa aking pwesto, sagot ng bata. Agad nakipagsiksikan ng babae sa karamihan ng mga tao at 5 minuto ang lumipas ay nakuha na nito ang gusto ng kanyang anak. Totoy, sino ang kasama mo? Kanina ka pang hinahanap ng nanay mo kaya sumama ka sa akin, sabi ng isang lalaki. Ganun po ba? Baka po naligaw lang si nanay. Sige po at isama niyo po ako sa kanya, walang kamuwang-muwang na sagot ni Renzo. Agad isinakay ng lalaki ang bata sa isang lumang sasakyan. Nang makabalik naman si Rosaline sa pwesto na pinag-iwanan niya kay Renzo ay wala na doon ang kanyang anak. Sobra na itong nag-aalala dahil 10 minuto na ang lumilipas ay hindi pa rin niya ito nakikita. Nasaan ka na ba Renzo? Ang sabi ko naman sa'yo ay huwag kang aalis dito, umiiyak na sabi ni Rosaline. Takang-taka naman ang bata dahil ilang oras na ang lumilipas ay hindi pa rin siya ibinababa ng lalaki sa lumang sasakyan. Nasaan na po si nanay? Ibaba niyo na po ako ng sasakyan, umiiyak na sabi ni Renzo. Huwag ka nang maingay dahil kami na ang bago mong pamilya. Huwag mo nang subukang sumigaw kung ayaw mong masaktan, mataas na boss ng lalaki. Walang nagawa ang bata kundi ang umiyak at simula din sa araw na iyon ay ito na pala ang huli nilang pagkikita ng kanyang ina.
Inireport na ito ni Rosalyn sa mga pulis, ngunit wala naman siyang litrato ng kanyang anak. Mahihirapan daw silang hanapin ito, pero gagawin daw nila ang lahat para makita ang bata. Isinama ng lalaki si Renzo sa loob ng isang abandonadong bahay at nakita niya doon ang maraming mga bata. Tinuturuan silang magnakaw doon, kapalit ang masarap na pagkain at mga laruan. Bago ka ba dito? Masaya dito sa aming lugar dahil binibigyan niya kami ng masarap na pagkain at maraming laruan. Masayang sabi ng isang bata. Hindi naman makasagot si Renzo dahil hinahanap pa rin ito ang kanyang nanay. Isang linggo ang lumipas ay isinama ng ibang mga bata si Renzo upang magnakaw. Natutunan niya ang ganitong bagay hanggang sa lumipas ang mahabang panahon. Binata na si Renzo at batikan na ito sa ganitong gawain. Nakita niya ang isang babae at sa tingin niya ay marami itong pera. Balak niya itong lapitan ngunit biglang lumapit sa babae ang isang batang lalaki. Anak, gusto mo ba yung damit? Sige, ibibili kita. Masayang sabi ng babae. Agad bumalik sa isipan ni Renzo ang kanyang ina. Nakaramdam siya ng konsensya dahil ayaw na rin naman niyang magnakaw sa ibang mga tao. Nasaan na kaya ang aking ina? Hanggang ngayon kaya ay iniisip pa rin niya ako? Tanong ni Renzo. Simula nang mawala ang anak ni Aling Rosalyn ay hindi pa rin ito nawawala ng pag-asa na buhay pa ang kanyang anak. Kahit anong sabihin sa kanya ng ibang mga tao ay ipinagsasawalang bahala na lamang niya ito. Pabaya ka kasi, tapos ngayon ay aasa ka na buhay pa ang anak mo. Tanggapin mo na lang kasi na hindi na babalik pa si Renzo. Sabi ni Aling Gracia. Tama, hindi ka na sana nalulungkot kung tinatanggap mo na sa sarili mo na wala na ang anak mo. Dagdag ni Aling Sonia. Samantalang si Renzo naman ay tinakasan na ang kanyang mga amo. Sumakay siya ng jeep at nagpakalayo-layo at umaasa siya na muli siyang makakauwi sa kanilang bahay. Ngunit imbis na mapalapit ay napalayo pa siya. Manong, pwede niyo po ba akong ihatid sa aming bahay? Tanong ng binata. Oo naman, pero saan ka ba nakatira? Tanong ng manong driver. Naku, hindi ko po alam. Gusto ko lang po na makauwi sa aming bahay. Sagot ni Renzo. Nang dahil doon ay natatawa na lamang ang lalaki dahil naiisip nito na nasisiraan na ng ulo ang binata. E paano naman kita maihahatid kung hindi mo alam ang pauwi sa inyo? Natatawang sabi ni manong driver. Nang makababa si Renzo ay kung saan-saan pa ito sumakay, umaasa talaga ang binata na muli siyang makakauwi sa kanilang bahay dahil iniisip niya na hinihintay na siya ng kanyang nanay. Nang makaramdam si Renzo ng pagkagutom ay wala siyang ibang alam na gawin kundi ang magnakaw. Matagumpay na napagnakawan ng binata ang isang lalaki kaya agad siyang pumunta sa isang karinderya upang kumain. Ngunit habang kumakain si Renzo doon ay nagulat na lamang siya na damputin siya ng mga pulis. Hindi ako nagkakamali. Siya ang lalaki na kumuha ng aking wallet. Ikunong niyo siya para mabawasan ang mga katulad niya. Galit na sabi ng lalaki. Nakulong si Renzo kaya lalo siyang nawala ng pag-asa na muli niyang makikita ang kanyang ina. Nagmamadali namang pinuntahan ng mga kapitbahay si Aling Rosalyn dahil napanood daw nila sa balita ang kanyang anak. Hindi sila nagkakamali na ito ang matagal nang hinahanap ng babae. Agad itong pinuntahan ni Aling Rosalyn at sa wakas ay muling nakita ang mag-ina. Anak, matagal kitang hinanap. Saan ka ba nagpunta at bakit ka nakakulong dito? Umiiyak na sabi ng babae. Patawarin niyo po ako, Nay. Nagnakaw po ako dahil gutom na po ako. Umiiyak na sagot ni Renzo. Sige anak, huwag kang mag-alala dahil bibisitahin ulit kita dito bukas. Dadalhan kita ng maraming pagkain. Paliwanag ni Aling Rosalyn. Ngunit nang makaalis ang babae ay kinausap naman ng mga pulis si Renzo. Sumama ka sa amin at ililipat ka na namin ng kulungan, sabi ng pulis. Teka lang po, baka po pwedeng sa isang araw na lamang dahil bibisita pa po bukas ang aking nanay, pagmamakaawa ni Renzo. Ngunit walang nagawa ang binata kaya sa pagbisita ni Aling Rosalyn ay wala na doon ang kanyang anak. Sa ikalawang pagkakataon ay nawala ng pag-asa ang babae at hindi siya sinasagot ng mga pulis kung nasaan ba si Renzo.
Tumagal ang binata sa kulungan at nawala na ito ng pag-asa sa kanyang sarili. Doon na lumilipas ang kanyang buhay hanggang sa dumating na ang mga araw na malapit na siyang makalaya. 8 taon na siyang nakakulong at sa wakas ay muli na siyang makakalabas. "Renzo, laya ka na," sabi ng pulis. Wala nang balak ang binata na bumalik pa sa pagnanakaw kaya naghanap na lamang ito ng kanyang pwedeng maging trabaho. Nakita niya naman ang isang matandang lalaki kaya nagsabi siya doon kung pwede ba siyang tumulong sa negosyo nitong bigasan. "Sir, pwede po ba akong pumasok ng trabaho? Kahit ano pong trabaho ay gagawin ko," pagmamakaawang sabi ng binata. "Aba, oo naman. Sige, pwede kang maging isang kargador at ako na ang bahala sa'yo," sagot ni Mr. Mariano. Naging malapit ang loob nito sa matandang lalaki at doon na siya pinatulog nito sa kanilang bahay. "Sir, nakakahiya naman po sa asawa at anak niyo kung dito po ako tumira. Baka sabihin po nila ay nagpatira pa kayo dito nang hindi nyo naman kilala," na kayo kong sabi ni Renzo. "Huwag kang mag-alala dahil pumanaw na ang aking asawa. At sa totoo naman yan ay hindi naman kami nagkaanak. Gusto mo ba na ikaw na lang ang anak ko? Tutal, tapat ka naman sa akin at napagkakatiwala naman kita," nakangiting sagot ni Mr. Mariano. Simula noon ay naging maluwag ang buhay ng binata. Nakakakain na siya ng maayos at kumikita naman siya kahit sa maliit na halaga. "Renzo, tanong ko lang, nasaan ba ang pamilya mo? Mayroon ka bang asawa at anak?" tanong ng matandang lalaki. "Wala po akong anak at asawa, pero sa tingin ko po ay buhay pa po ang aking ina. Sa totoo lang po ay matagal na po kaming hindi nakikita," paliwanag ng binata. "Ganun ba? Pwede kitang ihatid sa inyo? Saan ka ba nakatira?" tanong ni Mr. Mariano. "Yun na nga po ang problema. Hindi ko po alam kung saan po ba ako nakatira at hindi ko rin po alam kung anong pangalan ng aming bayan," napapakamot na sagot ni Renzo. Mayamang lalaki si Mr. Mariano at magaling ito sa pagnenegosyo. Marami pa itong ibang hanap buhay at tuloy-tuloy ang pagdami ng pera ng matanda. Hanggang sa isang araw habang nanonood ng balita ang dalawa, ay nagulat si Renzo sa kanyang nakita. Bumalik sa kanyang isipan ang lugar na ito at alam niya na dito siya nakatira. "Sir, dyan po ako nakatira. Hindi po ako nagkakamali dahil naaalala ko po na dyan po kami naglalakad tuwing nangangalakal kami ng aking ina," nagmamadaling sabi ni Renzo. Nanlaki naman ang mga mata ni Mr. Mariano dahil pamilyar sa kanya ang lugar na ito. "Alam ko ang lugar na yan at malayo yan dito. Gusto mo bang makita ang iyong nanay? Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita," sagot ng matandang lalaki. 2 araw ang lumipas ay sumakay sila sa sakyan ni Mr. Mariano. Nang makapunta sila sa bayan ni Renzo, ay nagtanong-tanong sila sa maraming tao. Tumulo na lamang ang mga luha ng binata nang muli siyang makauwi sa kanyang dating lugar. 1 oras ang lumipas ay nagulat na lamang si Mr. Mariano nang ituro ng binata ang kanilang bahay. "Nay, nandito na po ako," umiiyak na sabi ni Renzo. Agad niyakap ni Aling Rosalinda ang binata. Matagal silang hindi nakita at sa totoo niyan ay hindi na umaasa ang matandang babae na muli niyang makikita ang kanyang anak. "Paano ka naman nakauwi dito? Mayroon bang tao ang tumulong sa'yo?" umiiyak na tanong ni Aling Rosalinda. "Opo, naroon po siya sa kotse. Tara po at ipapakilala ko siya sa inyo," sagot ni Renzo. Gusto rin makilala ng babae ang lalaki upang ito ay pasalamatan. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Aling Rosalinda nang makita nito ang ama ng kanyang anak. Mariano? At paano naman? Gulat na tanong ni Aling Rosalinda. Pasensya ka na. Hayaan mong paliwanag ako," umiiyak na sagot ni Mr. Mariano. "Pero hindi mo ba alam na nagbunga ng anak ang ating ginawa? Hindi mo ba alam na siya ang ating anak?" umiiyak na sabi ni Aling Rosalinda. Laking gulat ni Renzo dahil ito pala ang kanyang tunay na ama. Tadhana na ang nagdesisyon kung paano sila magkikita-kita. Mayaman ang mga magulang ni Mr. Mariano at ayaw ng mga ito kay Rosalinda dahil mahirap lamang ang babae.
Sinabihan siya ng mga ito na makipaghiwalay dahil kung hindi ay may gagawin silang masama sa kanyang nobya. Napaluhod na lamang si Mr. Mariano dahil meron pala siyang anak. Ito pala ang dahilan kung bakit malapit ang loob niya sa binata. Pasensya ka na kung hindi kita naipaglaban. Pasensya ka na kung iniwan kita ng biglaan. Wala naman akong ibang iniisip kundi ang iyong kaligtasan. Umiiyak na sabi ni Mr. Mariano. Simula noon ay bumawi ang lalaki sa lahat ng kanyang mga pagkukulang. Muling nagkabalikan ang dating magkasintahan kaya gumanda na ang buhay ni Naaling Rosalinda. Nagpatayo sila ng malaking bahay doon kaya walang masabi si Aling Gracia at Aling Sonia. Simula noon ay muli na silang nabuo at naging isang masayang pamilya. Masayang masaya si Mr. Mariano dahil si Renzo pala ang kanyang magiging tagapagmana. Ang lahat ng pangyayari ay mayroong dahilan. Hindi mo pwedeng husgahan ang masamang bagay na hindi mo naman alam kung ano ang totoong istorya. Masaya, malungkot at mahirap ang buhay ng isang tao, kaya palagi mong piliin ang mabuting landas. May plano ang Diyos para sa atin, kaya palagi kang magtiwala sa Kanya at manatiling matatag sa iyong mga problema. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Music.